Ayan, ito ang ating first step ay papakuluan natin itong kalabasa dito sa tubig. Hiniwa ko yung kalabasa para mabilis lang siyang lumambot. At papakuluin natin siya hanggat sa lumambot. Habang pinapakuluan natin yung kalabasa, ito ang gagawin natin. Haluin na natin yung mga iba pang ingredients. So, nagsala muna tayo ngayon ng all-purpose flour. 2 cups lang po yung gamitin natin ngayon para konti lang ang puto natin kasi gabi na ngayon, wala tayong mapagbibigyan ng puto kasi medyo ginabi. So yan, sinama ko na din yung baking powder na sinala para pino din siya. Lagay ko na yung sugar, 1/2 cup lang po ng sugar kasi condensed milk na yung ginamit natin. 2 itlog, medium large size lang yung itlog at 200 ml na tubig. Yung 200 ml po, mga 3/4 ng isang cup. Then, haluin na natin sila. Ilagay na rin natin yung condensed milk. At haluin na natin ulit. Ayan, medyo, kung mapapansin nyo po, malapot yung timpla natin kasi pagka inilagay natin yung kalabasa mamaya, magiging mas malabnaw pa po yan. Kaya kung mapapansin nyo, bakit ang lapot-lapot? Kasi mamaya pag nilagay na yung kalabasa, sakto na lang siya. Ayan, wag po natin i-overmix yung ating puto butter. Akala nyo lang po yan, mabilis ang pagmasa ko kasi naka-fast forward po yan. Pero mabagal lang talaga yan. Ang pag-mix ko niyan. Akala nyo lang mabilis. Ayan, at para makasigurado po tayo na wala na talagang buo-buo, yung ginawa natin ay sasalain po natin ulit yung ating puto butter. So, optional na lang to, pero kung kaya mo namang maging pino yung mixture mo, no need naman na nasalain. Ayan, ako kasi nakasanayan ko na rin talaga na palagi kong sinasala yung puto butter ko after ko siyang mamix lahat. Ayan, kailangan natin ng tulong na tagahawak. At pagkatapos po natin itong salain ay iset aside lang muna natin. Tapos magmamash po tayo ng pinakulo nating kalabasa. Ito na po yung pinakulong kalabasa. Imamash lang natin sa pamamagitan ng tinidor. Pero kung mas meron kang alam na mas mabilis kesa dito sa ginagawa ko, ay pwede mo rin yun gawin. Okay?
after po nating mamash, i-measure natin dito sa cup para hindi nyo ko tatanungin kung ilang cup ang nilagay ko. So ayan, measure natin sa measuring cup. So bali, ang mash kalabasa natin ay 1.5 cup po ang nagawa natin. Yan. Pwede rin sanang 1 cup lang, kaso sayang naman kung itapon to, kaya ubusin na lang natin. So bali 1.5 cup po. After nating mamash yung kalabasa at ma-measure, ay ihahalo na natin sa puto butter na ginawa natin kanina. Ngayon naman, mag-start na tayo maglagay dito sa ating mga puto molder. Ayan, take note po, hindi ko na po yan ginigrease ng oil or kahit ano pa man, kasi po meron na tayong oil na inilagay dito sa ating puto butter. Ayan. So tuloy-tuloy lang natin hanggat sa mapuno natin yung steamer, kasi 24 po na medium size ang kasya sa steamer ko. So bali magiging 2 salang tayo nito, kasi sobra pa dito sa 1 salang. Pagkatapos nating mapuno yung ating steamer, ay isasalang na natin ito dahil kumukulo na siya ngayon. At 10 minutes natin siyang i-steam, kasi kahit medium to, kailangan natin i-10 minutes kasi may mga buo-buo siya na kalabasa. So makakabagal kasi yun ng pagluto, yung buo-buong kalabasa. So pwede po 8 to 10 minutes, depende sa'yo. Pero di nalalagpas doon. So after po ng 10 minutes po kasi yung ginawa ko, ito na po siya. So ang ganda po ng nagawa natin na kalabasa po to. At ngayon ito na po yung cheese natin. Lalagyan na natin siya ng cheese isa-isa sa ibabaw. At pagkalagay po natin ng cheese, steam po ulit natin siya ng 2 minutes. Then after 2 minutes ay tapos na po ang ating kalabasa puto cheese. And after 2 minutes, ito na nga po yung ating napaka-perfect na kalabasa puto cheese. Ang ganda po ng itsura ng nagawa natin. Talaga namang nakakatakam, at itsura pa lang po masarap na. Ayan. Lalo na po ngayon, summer ngayon, napakamura po ng kilo ng kalabasa. So I suggest gawa rin po kayo ng ganito, kasi 15 pesos or may 10 pesos nga po na kilo ng kalabasa ngayon, kasi season sila ngayong summer. So ayan, mamaya po ipapakita ko sa inyo yung ating finished product. Pag na-unmold ko na po, i-stay ko muna siya ng 1 minute para po medyo lumamig-lamig at para maganda yung ating puto, hindi siya didikit. So ito pong second batch natin, itatry natin na isasabay natin yung cheese. Kasi yung ano natin, yung nauna natin, ay inabon lang natin yung cheese. So pag i-din cheese po kasi yung gamit, ay natutunaw po kapag yung cheese ay isinasabay. So try natin kung matunaw ito. May kalabasa-kalabasa pa po. Yan, malambot.
Okay. At eto na nga po yung ating pangalawang sala. Yung mga isinabay natin yung cheese, natunaw po talaga yung cheese niya, kaya hindi po maganda. So, I suggest po yung unang procedure natin, yun yung sundan natin, kasi yun yung ginawa natin na perfect, na buong-buo po yung cheese. Pero po, kung pag titingnan natin, ayan, perfect dome shape din po yung puto natin. Ito pong mga iba din natin nilagyan ng cheese kasi meron dito sa bahay ayaw ng cheese. Pero still very perfect pa din po yung puto natin. Ayan, bubuksan po natin kung ano yung itsura ng gitna ng puto. Ayan, kung makita nyo po, may bilog-bilog siyang kalabasa. Pero hindi po siya naging hadlang para maging floppy yung ating puto.